Oh. Asan na si Jojo? Teka. Hello, pare. Uy. Ah, si Jojo. Pupunta uli si Jojo. Sige, sige. Kanina ko pa inaantay eh. Pare. Uy, Jojo. Pare. Kaya naiwan ko yung telepono ko eh. Oh. Kaya, ay. Sino tinawagan ko? Hindi, ako nga eh. Kaya nga, tinawagan mo ba ako? Oo. Uy, oo nga no. Yan eh, oo. Oh. Oh. Hello? Stan, bakit? Ay, pare, sorry. Pare. Ay, pare, sorry. Naiwan ko siya. Pamira nga naman talaga. Oo. Oh. Alam mo, eh, pinatawag kasi ni Jano ikaw ulit na mapag-return ulit. Kasi nga, medyo busy pa yung tao eh. Oo nga eh. Kaya, ako naman, pagka sinabi nyo, again, approve without thinking, pare ko. Naiisip ko kasi, pagka sasali tayo sa reality TV show, okay, ano ba iba pwede ibansag sa atin? Yun ang naiisip ko kanina TV pa. Reality TV show? Oh, eh. Ikaw ba gusto mo ba sumali? Eh, well, actually, naiisip ko na yun eh. Oo. Ano yung mga real, yung kung ano, maraming camera, yung guys, ito totoong buhay. O yung nakikita yung ginagawa mo. Oh. Actually, mas gusto ko yung nakikita yung ginagawa nila eh. Oo. Akala ko kasi, stepping stone mo lang yung late night talk show para maging ano ka, reality star ka. Wala naman yung social media. Oo, di ba? Eh, ako, hindi, kung bansag lang, Jojo A all the way na talaga ako, pare. Kasi kilala mo naman ako eh. I do not do things half-heartedly done. It has to be all the way. Ang or, lalaking umu-all the or way. Or no way. Oh, parang, ang umu-all the way from Antipolo. Ganyan. Yan, no? At least dinagdag mo yung Antipolo, di ba? All the way or no way, pare. Oo, yan. Diba? Ikaw, ano? Anong bansag? Kung alam eh, kasi kunyari, ano eh. Kunyari, taga-Umpin eh. Ah, ganun ba? Ayan, o taga Banawi or taga Umpin. O taga Taga-Umpin. O di yun na. Stanley Chi, power. Si Chi yan, pare. Power ang Chi. O power eh. Di ba? O. Power or pawis. parang pawis steering eh. Parang nakaano lang. Parang lumang kotse eh. Lumang kotse, pare. Pero alam mo, para at least masagot yung mga tanong natin sa mga reality TV na ganyan. Kung ang scripted ba o hindi. Tatawagan ko yung kaibigan ko. Lalo ko to eh. Ako natatawag. Buti naman, ikaw natatawag. Ako natatawag, pare. Sige. Hello. Ah, nasa gitna ka ba ng ano ng scene mo? Sino ka partner mo? Ah, oo, magaling yun. Ganun mo? Pare, pwede bang ano sa pagka hindi kayo nagte-take, kwento muna tayo. Oo. Oh. O dito sa ano, sa men's room. Sabi mo, i-live niya yung ginagawa niya. Iwan mo na yung kasama mo dyan. O, sabi mo, mag-ano muna. Naka-plaster ba? O, sige. O, sige. Okay. Ano kasi nagsusuting? Ganun ba? Ano, nasa gitna ng sexy scene. Eh. Talaga? O, mahirap pa yun yung pag-nasa gitna. Natakpan niya. Kasi wala sa... Yung babae naka-plaster siya, hindi. Hindi. Ano ba? Nasira yung plaster eh. Kaswerte namang mama. Okay, ganun. Uy, kumakatok ka. Tuloy. Parang Stan. Uy! Kita mo naman, nagbihis kagad ako. Rico Barrera. Uy, Jojo. Ang bilis na. Sanay ah. Suwabe. Kita mo, nakapag-ayos agad. Galing ah. Oo. Nasa kalagitnaan ako ng scene natin eh. Natin? Bakit di ako kasali ron? Ay, di pa. Ikaw lang. Ako lang. Ay, kapare, yung partner mo. Mag-galing-galing ka partner mo, ha? May sinabi siya sa akin habang nag-uusap kami sa telepono, eh. Talaga? Oo, ano sinabi niya? Ayos to. Ayos talaga? Nasira yung plaster niya. Ganun mag-galing. Hindi masyadong na kumapit, no? Hindi masyadong dumikit. Hindi, tsaka ibig sabihin nun, matigas ang ano niya talaga. Paninindigan. Tsaka matigas ng tao siya, pare. Matigas yung pagkalalaki natin. Napanood ko to eh. Yung pelikula niya, title. Biro mo yung title. Kabayo. One word lang eh. Hindi, alam mo kung bakit. Oh. Pare, romantiko siya eh. Kaya ang kabayo nakatapa-oho, isa lang ang nakikita niya. Tsaka kasi, diba? Mahilig sa kotse to. So yung kabayo, meaning horsepower. Horsepower din. Diba? Tsaka sanay magtrabaho lang. Yun lang naman yung ibig sabihin. Ano, tinatrabaho lang? Paano? Less sanay lang magtrabaho. Ah, okay. Masipag. Trabaho muna, tapos tinatrabaho. Pero, alam mo pare, kasi ano eh, nag-uusap kami ni Jojo. Pagka papasok kami sa reality TV, kung ano yung bansag sa amin, na-intriga rin kami yung buhay sa loob ng bahay ni Kuya. Sa bahay ni Kuya. Kasi original ka na, season 1 ka eh, di ba? After season
ano ba? First season. Oh, okay. Okay. Na nakalipas parang 19 years ka agad, parang ganun lang kabilis. Parang isang idlap lang ito na kagad nangyari. Oo. Eh, but how was it? Anong experience yan? Hindi, Kuya Joe, sa totoo lang, masaya naman. Kaya lang, by that time, kasi yung pumasok ako, medyo homesick ako noon eh. Kasi broken-hearted tayo. Yung pumasok ako doon. May kinimkim ako doon na na damdamin. Oh. Hingin ko, revelation? Kasi meron akong ex noon. Mm. Tapos, nagkaiwalay kami. Actually, bata pa ako nito, pero... Yeah. Ang nangyari noon, hindi niya sinasagot yung tawag ko. Pero yung time na kino-commercial na kami, parang nakita niya yung ako yun, yung nandun. Diba? Tapos yung naramdaman niya, napapasok na ako dun sa bahay, eh syempre first time yun eh. Wala pa nakakaalam nun. So parang it's a big event. Oo, hype na hype yan. Big deal yun. Siya naman tumatawag. Ginawa ko, ako naman yung hindi sumagot sa kanya. Hanggang sa pumasok ako ng bahay ni Kuya, may sama ako ng loob dun. Hindi kami nag-usap. Well, sinadya ako talaga. Then afterwards, i-diretso ko na lang. Sabi niya ganun, alam ba, Rico, si Dangdang, nung nasa bahay ka ng kuya niya, masama rin loob. Araw-araw pinapanood ganyan, nagre-red horse siya. Yun, nakabayo. Nakabayo din pala. Nakabayo din siya, red horse. Sabi niya, loob niya, kasi hindi rin kami nag-uusap, nagre-red horse siya palagi. Eh, araw-araw yun, gabi-gabi yun, pinapalabas yung PBB. So, ganun nangyari. Kumusta na kayo ngayon? Wala na? Maganda sa amin. Friends pa rin naman kami. So that time nagkaroon ng realization pero after syempre yung tagal noon 19 years di ba? Pero maganda naman yung relationship kasi like may inopen siyang business, ini-invite niya pa rin ako to ano so good friend, good friend pala lagi doon. Oh, nakikidalaw na lang, kumusta na lang. Kumusta na lang. Experience sa bahay ni Kuya, maraming bang bawal talaga ron? May pinabasa ba sa inyong libro na makapal? Ito yung mga bawal gawin, ito yung mga dapat yung gawin. Wala naman. Siguro not to extent lang ng katulad dun sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, talagang ano eh, nagjujugan na yung mga... Talaga? Nandun. Gusto ba nagjujugan kayo ron? Eh, siyempre sa atin sa Pilipino, alam mo naman, medyo by that time, conservative. Ano, so, yun lang siguro yung mga bagay na ano. Kaya kailangan nakikita nila lahat ng galaw. Ang toilet nga dun, actually, ito yung shower, nasa kaliwang side. Meron talagang camera. Talaga. So kailangan tumalikod ka para hindi ka masilip. So dapat lahat patalikod. Medyo. Ay, pag-shower. Pag-shower. Pag-shower din naka parang t-shirt ata kayo magano eh. Naka shorts and t-shirt pa ata. Kahit naman. Hindi, pero you know, I've always wanted to know this, no? Yung bang pagpasok mo doon, kasi dati yung late night ko para kainitan natin noon. Binibiro ko lagi 'yan na ang biro ko diyan para pa lang hindi sana pumasok na lang kayo sa preso para at least 24 hours na hinahanap niyo. Pero sabihin, talagang pagpasok niyo, nakikita mo ba yung camera, may ilaw kasi dapat may ilaw eh. Nakikita yung camera kasi nagro-rotate siya bawat sidewall. Pero kasi bawat kunyari yan sa mga pader dingding, may space lagi na rectangle na window. So nagets namin na pwede silang pumwesto ng may manual camera sila doon. Para kunwari kung dito nangyayari yung ganap, pwede sila dito, pwede sila doon. Pag doon nangyayari yung ganap, meron rin silang nakikita. Tapos minsan nahuhuli namin, syempre yung camera may ilaw kunya, kulay pula. Correct. Pag nakita namin, biglang nawawala. So, ganun yung ano. Nakabantay pa rin sila, ano talaga? 24/7. Saka hindi ka bawal bawal kayong kunyari may sinasabi ka tapos parang nagmamouth of words ka na walang lumalabas na boses. Bawal yun. Bawal yun. Pati yung mga sulat-sulat. Kasi pwedeng magkaroon ng build-up na nagkakampihan. Nagsisenyasan, bawal. Pero pinaka ano dun, memorable na nakakakaba talaga, yung first eviction talaga. Kasi isa-isa kayong tinatawag dun eh. Ano sinabi siya ni Kuya nun? Hindi, ano, papasok ka sa confession room. Tapos... tahimik lahat yun, nasa sala lahat. Siyempre, nagpapakiramdaman. Pero walang nakakarinig nung nangyayari sa confession. Walang nakakarinig kung ano yung pinag-uusapan. Okay. Pero isa-isa tatawagin yun. Tapos sino yung bibigyan mo ng 2 points tsaka 1 point. So lahat doon parang, alam mo yun, yung tension. Yeah, right. Nandun, tahimik lahat. Nagkakasamaan ba kayo ng loob pag nagbibigayan kayo? O si Jojo, bibigyan ko ng 2 points kasi ano siya, hindi siya naglilinis ng plato, mga ganun. Hindi nagkakaalaman kasi idol stan ng alam. Walang may alam. So parang pag nakalabas ka na lang, tsaka mo malalaman. Doon yun na lang pag-uusapan na, pwedeng sabihin na binoto ka nito. Ito, nilaglag ka pala nito, ganyan. Pero doon, sealed lahat.
So diyan po papasok yung maaring okay ka naman pero kung inggit sa iyo yung tao, yan ang problema. Pwedeng parang kunwari okay tayo pinaplastic kita. Kunyari kaibigan tayo pero pagdating doon, sabi ko parang ano to, malakas to ah. Boboto kita doon. Kaya medyo nagkaka-intense ng ganun kasi hindi mo alam baka mamaya ba nalalaman ba yung binoboto mo ano pero hindi naman. So paano mo malalaman kung malakas ang isang ano, isang contestant? Siguro ano yan eh, parang instinct na lang natin. Pag nakita mo siguro na sa kasama mo ito yung may talent, kaya niya magdala ng alam mo na yung leadership niya ganyan. Right. Yun ang pinupuntirya talaga. Eh by that time, wala, tahimik lang ako eh. Kung di ako kausapin, hindi rin ako ipag-usap. So yung medyo bibo ang ano, yung bibo yung inuuna. Yung pinagkakaisahan ng lahat. I see. So talagang parang totoo, tunay na buhay talaga eh. No? Ididipik yung, alam mo sabi nga ng tatay ko, iingatan mo lang daw sa buhay lalo yung galit, mas delikado raw ang galit. Ay, no, ang inggit sa galit. Kasi pag galit, pagkatapos yung away nyo, tapos na. Yun pero na yun. Yung inggit, pagkaharap ka, makala mo, okay kayo. Ibang maskara. Ibang maskara. So, yun yung, yan ang yung art of, ano eh, art of real life, ika nga, di ba? Pero I'm sure, hindi ka naman na gano'n, no? Hindi, kasi una rin ako lumabas eh. Kasi I have explanation ko yan, Joe. Hindi naman ako binoto ng ano, wala naman nag-vote sa akin. Nalaman ko naman. Si Big Brother kasi, na-nominate ako. Kasi by that time nga, medyo, alam mo na, emotional ako. Lutang ako. So, may mga instances na puro penalty yung nangyari sa akin. Tapos yung lapel natin, nailubog ko sa ano swimming pool, nasira. Ay, ikaw ba yun? Okay, kasi naalala ko yun eh. Tama. So, may mga ganon. Then, na-automatic ako nun. Then, yung tatlo kaming pinagpilian na ano, na, ayun nga, na nominees kami. May dalawa pa akong kasama. Tatlo kami, si Francine, tsaka si Ate Raquel. Si Ate Raquel, ayun, by the time, daming galit sa kanya. Dahil mataray, dahil teacher. Yung teacher eh, no? Medyo masungit. So, pinagtulungan siya sa vote. Ito naman si Francine, ito yung ano, pangmasa natin na ano, parang, ano ba ano nito? Basta ano siya, alam mo, low-key na buhay, low profile. Ano, so, kami yun. Eh, kaya lang, ako yung natanggal talaga, na-save yung dalawa. Because of the penalties. Nung lumabas ka ba, naghihintay yung ex mo? Sa mismong labas? Ay, hindi, wala naman. Wala. Hindi, lasing eh. Kaisip na rin. Gabi-gabi ba naman, sabi niya eh, diba? Ang hirap doon, nandun ka, may iniisip ka, no? Diba? Eh, siyempre ako, siyempre, by the time, ano lang ako nung 20 lang ako. Hindi mo pa alam kontrolin yung emosyon. Siyempre, napaka-immature ko lang nun. That's right. Parang hirap maging professional na ano, minsan talaga, malalabas mo yung, alam mo yun, hindi mo napapansin. Ganun na pala yung ina-act mo. Sino yung ano, yung mga crush ninyo dun sa PBB? Kayo, siyempre, mga boys, nag-uusap-usap kayo. Hindi mga boys, mga girls. Hindi, I mean, sa batch na. Sa batch nyo, siyempre, di ba? Ako kasi, parang, hindi naman ako nagka-crush talaga, pero more on, siyempre, pag minsan, ano ka, devastated ka, meron at merong makakaintindi sa'yo na lagi mong makakasama. Si Chicks yun by that time. And ayun, mas lagi kami nag-uusap. Eh yun nga lang, pagdating sa TV, iba na pala yung lumalabas, parang nagiging love team na kami. Kasi siyempre pag pinifeature ko yung dalawa, pag may music, meron ng akala mo may ano na. Sumasayo pa kayo sa ASAP nun, di ba? Oo, yung paglabas. Ganun. Pero by that time, ang pinaka ano talaga, pinaka-sexy, tapos Borena, si Cassandra by that time. Parang naisip mo si Cassandra. Parang pumasok bigla sa kwentuhan si Cassandra. Sinabi lang niya si Chicks, parang dumaan. Hindi kasi si Cassandra, parang before... Parang nakakasa na si Cassandra. Before siya pumasok, parang image niya, nasa sexy talaga kasi. Speaking of before, parang ano lang ako, curious lang ako, what did you do before you entered the PBB? Before I entered, galing ako ng ano eh, nagtrabaho ko sa ibang bansa. Okay. So actually galing ako ng Japan ng ilang buwan. Tapos nakilala ko yung ex ko nga noon, sa Japan kami nag-meet. And by that time nasa ano ako nasa modeling habang nag-province ako, nagba-Manila ako, nag-school ako. Then ayun, by 2005 and may manager ako, tapos tinanong niya kung willing ba ako 100 days, pasok gano'n. Sabi ko, di ko kaya, pero inalaman ko na
may 1 million. Siyempre, 20 years old ko, 1 million, okay. Para laki bagay. No? Okay. O sige, sabi ko ganun, kahit walang telepono. So, yun, nasa ano ako, nasa world ako ng ano, alam mo, nasa mall, modeling. Yeah, right. Tapos may mga ano, may mga contest ng modeling, mga naka trunks. Kapag Viva Max ka. Kapag Viva Max ka. Nakukusubo sa yan dati, di ba? Diba? Yan yung mga pinangarap namin ni Stan yun. Pero mukhang, pang Viva lang, walang Max eh. Ako, minimum Mr. tayo, ni maximum eh. Ako, kahit sa Mr. China to, hindi ako nakapasok. Para hindi ako naniniwala niyan. Dapat, kung ako judge, panalo ka na. Ano eh, kahit yung parang Mr. Ongpin, wala. Hindi talaga. Paano nabago yung buhay Mr. mo yun? Mr. Chupo, wala yan, pare. Pwede. Biglang gusto mag-buhay. Hope you like it. Okay. Yung pumasok ka sa PBB, paano nabago yung buhay mo? Siyempre, ikaw yung unang nakalabas. By the time, medyo ano eh, ang hirap i-absorb doon kasi Kuya Joe, Idol Stan, 3 weeks lang yun eh. Oh. Eh, ordinaryong tao ko, pumasok ako. After 3 weeks, hinahabol ako ng mga tao. Ah, dumami ba ka mag-anak mo? Ganyan. Dumami. Then, yung homecoming ko eh, daming tao, di ko naman kilala, pero nandun. Oh my God, lahat na naman. Oh, sa bahay mo, ganyan. Doon, dumami yung pinsa mo. Totoo yun. Nangyari siya. By the time, super hot ng ano eh, ng PBB, di ba? Then, ayun, afterwards, may mga ano naman, project naman, sabay-sabay, kaliwat kanan, ganyan. Pero, yun, ang hirap i-carry kasi, siyempre, sa isang araw, parang 4 yung schedule na pinupuntahan. Na ano, heavyweight rin. Tapos, ayun, nagkaroon ng contract sa ano, which I'm not expecting naman, nagkaroon ng teleserye, ganyan. Pero by after years, yung medyo, siyempre yung project, parang medyo humina by that time. Nag-flight attendant ako nun. Nag-cabin crew muna ako. Tapos, oh, that's actually a good one. After PBB. After PBB. Anong airline? Sa ano, yung Zest Air siya, tapos Air Asia na ngayon. So ano ka? Domestic or both international? Domestic and international naman yung nangyari. Okay naman yun, actually. Di ba? Ang dami yung chicks ko. May chicks ko. Meron ba naging chicks na, ewan ko ba, piloto? Hindi, ang good boy ko nun. Di ba makaganda yung mga flight attendant? Ewan ko ba, medyo by that time, Wala naman ako naging relationship. Kausap-kausap lang. Kung sinasabi mo ba sa amin yan o nagko-complain ka? Hindi. Nanginayang ka. Medyo nanginayang ako kasi ang bait ko nun eh. Pero ano, kung nag-cabin crew ka, di sumaseo-seo ka rin kasi nauso dati yung ganun. Hindi, sabi sa kabila yun. Kabila sa dilaw. Pero magaganda yung mga nandun eh. Baka. By the time, hindi na ako flight attendant. Pero magandang ano yan, magandang career actually rin yan. Kasi may mga barkada din ako ng flight attendant sa mga piloto. It's actually an opportunity for you na mag-travel. Diba? Pero bakit, what made you quit? Tinawagan ka ulit? Hindi, by that time kasi may ginawa naman ako na, ayun, it's a networking business. Nagtagal ako ng halos isang dekada. And the reason, I'll be straightforward. Yung by the time 2013, yung kinikita ko kasi ng isang buwan, parang dun sa isa kong ginagawa. Minsan 1 week ko na lang kinikita, 2 weeks na lang. So medyo by the time, nagpaalam ako para wala lang. May tinry lang ako ibang To focus on the more lucrative things. Tapos bumabalik ka sa showbiz, nagka-car vlogger ka, at tapos naging Viva Max actor ka. Ang daming pa sikot-sikot gano'n. Diba? Paano ka napasok sa Viva Max? Sa balbas ko yata. Ba't kami nagbalbas naman kami dati? Hindi kami kinuha. Nagmukha lang akong mukhang Chinese na yung old school na yun. Para Mr. Soli lang. Ano yung mukhang 1970s na hippie. Kaya inalis ko na lang din. Pero how did you start? Paano yung Viva Max mo nun? Paano hindi ko alam. I'm selected. Hindi ko alam kung first option ba ako or second option. Pero yung sinimula na namin, mukhang, ayun nga, mag-fit naman raw ako dun sa role. Then, syempre, nagkaroon kami ng nag-interview kami lahat, pinakilala yung bawat isa. So, hindi naman na ako nag-audition dun. Kumbaga parang selected na, di ba minsan ganun, may audition. Sinulat itong script para sa'yo, ganyan. Sino ang pwede rito, ganyan. So, yun, nag-participate yung pangalan ko dun. Then after, may konting workshop. Then it works naman.
Yun lang, yung una talaga parang hindi ko alam kung anong kalalabasan, parang meron, naiya pa rin ako sa sarili ko noon by that time kasi hindi, kasi bago ka nag-Vivamax, meron ka pa sa iba eh. Di ba? Pero mas lighter lang yun, pero kasi yung eto talagang pag binasa mo yung script, nandun ano talaga eh, medyo ito yung pinakasagad-sagaran para sa akin eh. Na ano, parang tatanungin mo yung sarili mo na na lahat ba 'to magagawa ko ng maganda? Tsaka ang hirap pag ganun lang, ang downfall para sa akin. Siyempre, kailangan magda-diet ka talaga doon. Ang hirap ngayon mag-diet talaga. Like, yung rice mo, parang kailangan mag-1/4 ka na lang. It's because ang pinakabentahe mo, yung tikas. Yung physique, yung ganyan. Physique at tikas mo, di ba? Tapos you have to look good sa camera. So, pag, ayun nga lang, pag may project na ganun, kailangan talagang fully prepared ka. Eh, minsan, ayun nga, may ginagawa tayo. Like, nagre-review tayo ng sasakyan. Minsan, pag gutom ka, mapapakain ka talaga ng marami. So, I have to balance everything. Meron bang binago dyan sa katawan mo? Dito? Na kahit ano, ilong, may niretoke ba dyan sa, sige, inaahit ba kilay mo, ganun. wala pa naman. Wala pa naman. So lahat yan, walang retoke dyan? So, wala. Proud naman. Tunay ang pagkagwaping. Akala nila dati yung ano, nagsimula akong mag-vlog. Akala nila nilalagay lang to. Tunay yan. Tunay kasi yan. Mga tunay first year ko, tunay yan. Ito si Paring Stan, ano eh. Hindi na ito, nagbawas na yan. Binawasan. Para akong dolphin eh. Wala akong buhok sa katawan eh. Tama. Kaya hindi siya pumayan ng Vivamax. Kung uni sana siya, kaya alam, binawasan, masyadong malaki ang... May pangkilit, may pangkilitay pa kaya. Totoo ba yan? Pagka balbasarado, mas nakakiliti sa mga girls. Ikaw makakapagsabi niyan eh, dahil ikaw yung ganyan. Oo, kinikilig. Pero makati yan, pare. Dati kasi balbasarado. Tsaka ikaw, bihira eh, ako buo rin. Ito, ito yung si ano, bigote power. Bigote power. Pangkuha ng ano. Pangkuha ng flower. Yun yun eh. Speaking of pare, yung, may girlfriend ka ba ngayon? Or are you seeing someone? Seeing someone. Seeing kasi someone. Parang medyo nagka-labo few months ago. So, wala na yung ano, nakita ko, wala na yun. Lagi tayo nagkikita. Wala na yun. Teka lang, kailan ba tayo nagkita? Oo, wala muna. Pare, ayos yung mga ito. Nagpapalaba ako nun eh. Wala muna. O, isa naman, kumakain tayo lugaw. Nakita rin kita. Sa Aguda yata yun. The same yung kasama, hindi? Parehas naman. Pahinga lang muna ngayon. O sa car show, nakita rin kita. Yun din. Pero diba? Mahirap yung ganyan na ano eh. Ano ang, from the point of view of the woman, of the girlfriend, sa partner mo, lalo na ang mga sexy scenes eh, di ba? Ano ba, gigising seryosa ba sila? Actually, may yung ginawa namin, pinag-awayan talaga namin yun. Bakit? Bakit? Well, sabihin ko sa religion, So medyo hindi kaya pag ano eh, ibang religion. Hindi ko na sasabihin kung paano, pero naging problem rin talaga. Tapos minsan naayos na, minsan babalik ulit yung part na yun. By the time kasi Kuya Jod, tsaka Idol Stan, that was October naman. Maganda naman yung ano, kasi bukod sa, alam ko na sexy talaga yung gagawin, pero ano naman siya, parang worth it naman for me. Sabi ko, nakakagulat din ako, ganito. Yeah. Tsaka maganda, at least andun yung actor factor. No? Hindi lang basta all skin. Tsaka, ayun, tama yung kwento. May kwento naman. Maganda yung maganda kung saan namin sinuti, hindi lang kung saan low budget na ano. Maganda yung lahat. Ayos, ha? Ito, malaki ba bayad pagka sexy star ka? Iyon, kaya ako kinuha. Malaki naman siya. Gaano kalaki bayad? Bulong mo sa akin. Abot naman ng 6 figures naman. Pwede yung 6 figures. Maraming 6 figures eh. Pwedeng 100 lang. Pwedeng 100, pwedeng 150, ganun. Diba? Bulong mo. Bulong mo sa akin. Kami lang makakaalam ni Jojo. Hindi alam ng ano yan. Hindi, biro lang. Hindi nga abot ng ganun. Abot yun. Mayaman ang mindset eh. Hindi nga, magkano? Pwede na. Uy! Pwede na, no? Pwede na. Eh kung magsa-sidekick kami, magkano? Kahit di ka. Sidekick diba, lang. Diba, sexy star. Di ba yung mga bidang lalaki ron na sexy star, may mga kaibigan na lalaki? Diba? Yung papayuhan namin kayo na. Yung hanggang shorts lang na maikli.
Advice. Hanggang reply. Naiisip ko din ano, yung eksena, parang sabay-sabay tayong nagpapamasahe, ganyan. Pinapayuhan ka namin. Ganyan. Sabay-sabay mag-onsen. Oo. Ano yung onsen? Yan. Tapos, Japan, oh. Biglang na-raid yung lugar. Huli. Walang kawala. Ne, pero alam mo, no, serious, no? Maganda naman yung sinabi talaga niyan kanina. Sabi niya nga eh, it is not, may hindi yung ano eh, yung kabuuan, there's an actor factor. Mm. Hindi yun lang yung ganun lang na, nung araw kasi ang tawag namin dyan pito-pito, naalala mo, pito-pito na sandali lang. Pero at least yung actor factor, yung acting na andun, yung ganda ng art as the movie as an art is okay. And then that's good. Mm. Tsaka maganda yung naging result yan, at least kahit pa paano, we are proud na. Naging ano yung pagkalabas doon, number one kagad. Viewers lang, one kagad. Yung mga kasama natin rito, parokyano ng Viva Max eh. Tsaka maganda yung pagkakasabi niya, viewers lang, ganun agad. Oo, di ba? Ganun agad, ako, naniniwala ako. Naka-plaster ka ba? Oo, naka-plaster ako. I mean, hindi naman ako gaano. Ano yun? Masakit pag tinanggal? Kasi syempre may ano eh. Kailangan talagang all clean talaga. Inahit mo lahat, ganun. Oo, ganun. Kasi pag hindi, parang hindi, kasi ganun naman talaga pag tapos ganun naman talaga pag tapos. Di ba ganun naman talaga? Oh, diba? Ganun naman. Pare, masarap. Pero pag nagsishooting kayo, maraming tao. Bawas talaga. Bawas. Halos out of 100% the crew. Maybe matitira mga 15% lang. Yung importanteng kailangan na tao. So, Director, after ano, director, dalawa kayo yung ano, sa camera talaga, na ano, ayun, yung AD nandyan pag ano na. So, yun, after nun, syempre, nagbibigay naman sila ng dawel. Right. Wala naman, ano, I mean, wala naman abuso or what. Talagang lahat professional rin. Dinadab nyo ba yung mga sexy scenes o talagang kung ano yung audio nyo ron, yun na yun. Oo, kung ano yung audio, yun. Idadab na lang pag, syempre, may malabo, may ano, sa lahat, ganun naman yung, ano, yung ginagawa. So, yun lang. Mahirap, ang pinaka-challenging lang kasi yung, kunyari, pag nag-take kayo, ito yung gagawin nyo na scene, di ba? Oo. Ang mahirap pag mag-take 2 ulit, take 3, parang nakaubos talaga ng energy na. Bakit? Bakit nauubos yung energy? Okay lang mag- alam mo, parang mali yata direct ka. Pwede bang ulitin natin? Ibang angle. Oo nga. Di ba? So, alam mo, sa tanong buhay ko, kahit kailan, hindi ako na ano nainggit kahit kanino pare. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Pero PBB. From PBB to sexy films, ikaw ba tinablan ka dun sa mga ka-eksena mo? Uy, I was going to siguro hindi kahit ano eh. I mean, siguro mahirap man paniwalaan sa mga nanonood gagad. At the moment na nasa scene, work kasi yung ano, yung pero pag katapos, siyempre, mapapakagat labi ka. Pag napapanood mo ano, na. Oo, may ganun naman na factor. Pero siyempre, it only goes to show that you are a professional actor. Oh. You are able to immerse yourself. Kasi otherwise, hindi maganda lalabas yun. Oh. Di ba? Parang hindi mo feel, di ba? Oh. Tsaka Kuya Joe, even me, walang hunky-punky na ano. Kasi siyempre, kunyari, nag-shoot kayo first day. So, hindi natin masabi something na hindi natin alam. Eh, nagkaroon na yan. So, ikalawang araw, kasi mangyayari, iba na yung samahan nyo kasi parang naging komportable. Table na masyado, wala nang barrier. Parang by, pag nasa moment ako nang kinukunan yung shoot na ganun, di ba parang ano, gusto ko professional lang lahat kasi pag nangyari, wala na, masabi na. Sila na bahala or ano eh, di pagkatapos eh, kayo bahala. Pero ano. May naka-close ka ba sa mga co-stars mo dun sa kabayo? Lahat naman ano. Close naman lahat. Nakaka-text mo pa rin? Ay, hindi, ano lang, yung invite lang ang birthday, ganun lang. Tatawagan ko sana yung co-star mo rin eh. invite lang ang birthday, ganyan. Okay na yun. Na-meet mo na ba yung original Totoy Mola? Hindi pa in person talaga pero parang sa event na andun rin same ano. Mm-hmm. Pero ano na rin si Totoy Mola, ano serious na rin siya ngayon, serious. Oh. So, kaya although yung before andun din yung actor factor. Oh. Kasi that paved the way for him to be inactive. Yes. And that's a good thing that you're doing, di ba? Yun naman ang ano stepping stone nila to serious acting talaga. Oh. Na. Oh.
pang-awards. Hindi naman ano yan eh. Hindi naman yung porket ganun. Pangit pa rin yung pinanonood mo. Hanggang isang beses ka lang. Kasi pag mga tao pinanonood, sabihin lang, wala, puro ganun lang yan. Mm-hmm. Pero kung deep ang acting mo as what you are doing, eh, okay yun. Yes, ayun nga yun. Nakatulong siya. Tsaka, ayun, maganda yung script talaga. Yeah. And pabago-bago ng emotion na rin yung usap. May nagwawala ako dun na ano, which is, ayun, sabi ko pang ano talaga. Malupitan na rin. Malupitan na rin. Hindi lang basta nagpakita ng balat lahat. No? Oh. Right, right, right. Oh. Eh, so alam mo na rin kung paano mag-direct ng ganyan just in case you get into the direction. Oh, may ano naman. May kahit ano pa paano na? May idea na. Siyempre. Ang tagal mo ng artista, FA ka pa, may naging sota ka bang artista rin? Ay, mayroon kaso may asawa na eh. Pwede, bulong mo sa bulong na lang, bulong na lang. Bulong na lang. Sino? Sige. Sino? Huwag na, eh, sabihin ko na. O, sige, sino? Okay. Sino? Okay. Sabihin mo na. Hindi, okay lang naman. Sila, ano. Sila? When I started, si Bangs Garcia. Mm. Si Bangs. Then, after, sa showbiz pa rin, si Sam Pinto. May asawa na ba si Bangs at si Sam? Meron si Sam. They are ano married na. And, ano, sino yung mga... Pare-pares kami may anak. Sino yung mga hindi nabalita? Ibubulong ko na sa akin yun. Yung mga fling, gano'n. Wala na, yun lang dalawa eh. Oo. Oh, 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 di ako niniwala, ikaw, Rico Suave. O, hindi, ganito yun lang. Yun lang. Yun na lang, past na yan eh. Pag-usapan ngayon natin ng present. Mm-hmm. Sino sa mga present crop of mga stars, kahit sexy o hindi sexy, sino? Bigyan mo kami ng tatlo na type mo, na crush mo. Type ko? Parang... Hindi ako prepared dito. O, teka lang, sino ba? Sa dami nang nakapareha mo rin eh. Hindi, kahit di nyo nakapareha. Diba? Oh, kung gusto mo makapareha. Yan. So, matulungan ka ng mga kasama namin dito. Kilala nila artista ng Viva Max. Diba? Di bulong mo na lang sa amin. Bulong mo para hindi ka mahiya, hindi ka mailang. Diba, para at least nakita nila, uy, crush ako pala ni Rico. Ah. Diba? Crush lang naman eh. Wala akong masyado. Wala akong masyado. Maalala. Wala. Sa sobrang dami, ha? Dami. Anong limitations mo sa sexy scenes na hindi mo gagawin? Ay, ayoko to. Hanggang dito lang ako. Hanggang but exposure lang, siyempre. Yun lang. Wala nang, hanggang doon lang talaga. Pero yung ano, yung parang ano, lalaki sa lalaki na eksena, okay sa'yo. Ay, wala. Hindi ko pa ginawa. Hindi. Yun yung imitation mo. Ayoko. Oh, diba? Pero buti pinaalala niya. Eh kasi baka may nanonood si Boss Vic. Bat exposure lang pala. Ito, bigyan kita lang. Mahirap talaga yung ganun, pare. Alam mo, nung medyo ito, ay mga bata-bata rin ako na heartthrob kami nung araw eh. Di ba? Kami niyan, merong in-offer kasama, barkada ko pa si Francis Magalona, si Okix. No? Inoferan kami ng isang ano, kaya lang merong ganun. Hindi kayo ni Francis ang mag Merong kaming scene na dapat na magkasama kami, magbarkada kami. Merong kaming na basta ganung scene na ano, hindi ako si Francis Diren. Not because we have anything against it, no. Hindi lang kami built that way. May mga ganun talaga. You're not built that way. Sabi ko, kahit anong edad, basta babae, okay. Tama naman. Diba? Pag lalaki iba. Diba? Medyo ano. Pre, parang hirap mo na lang. Hindi mo malunod. Diba? Kaya ano. Ito, ibulong mo na lang yung sagot. Ito ha. Meron ka bang nabalitaan or ikaw, meron na bang sa gumagawa ng gano'ng eksena, umoldaway? Umoldaway, after nag-take, nag-cut na si Direk, din, ano? Umoldaway na, pumasok na sa kwarto. May alam ka bang gano'n? Ibulong mo na lang sa akin. Parang ano, I mean, syempre, hindi ko naman papamalanan. Pero may mga instances na ano na hindi alam, wala na pala yung last sino, na sige, sino? Nangyari na yung tunay, gano'n. Bulong mo sa akin. Hindi, huwag na. Siyempre, baka... Makatismoso. Si Rico, inano pa ako, di ba? Ikaw naman, gusto mo... Pero ano? Gusto mo iniinggit yung sarili mo, bari. Hindi naman. Pinapabitin mo. Gusto ko lang malaman. Gusto ko lang malaman para pag nakita ko, may alam ako sa'yo na hindi mo alam. Hindi, pero yung ang sinasabi naman kasi ni Rico, they want to, at least from his POV, no? Gusto niya, he wants it to be as professional as he can, di ba? Tama naman. Okay naman yung ganun. Kasi pwede mo nung, actually, yung mga napapanood natin dyan sa, ano, kung titignan mo talaga,
ano eh, sabi nga lang, medyo soft ano na eh, di ba? Soft ano. Pero, kung yung sinasabi mo ngayon, looking at it from that point of view, hindi naman siya, it's artistic soft P. If that's how at saka you ano, maingat yung mga director yes, doon. Oh, kumbaga, pagka nag-cut na, may tuwalya, tatakpan na. At saka kung hindi naman ganun, hindi naman ano yan, hindi naman ganun maganda ang pagkakagawa, it tinira na ng MTRCB yan o tinira na ng ibang mga grupo. Mm. So it means you're still doing something worth it. Yes, diba? Yes. Oh, kaya mabuhay ka, Rico, at sa lahat mga binubuhay mo. Teka, paano ba na po yung Rico Suave pag sa car Rico channel Suave. Mo? Kasi Rico Barrera talaga siya eh. Ba't ka nagpalit ng Rico Suave? Hindi, kasi parang dalawa kami yan ng videographer ko eh. Kasi best friend ng kapatid ko. Tapos, mahaba dati yung Rico Barrera, parang personal yun eh. Tapos ginawa kong parang Rico Rides Camaro. Ang haba. We want a one word that can stick sa mind ng tao na hindi pa masyadong ginagamit yung pangalan. Eh by that time kasi syempre may balbas naman. Doon nag-arise yung Rico tapos Suave in Tagalog Rico Suave. Form. So ayun, ayun yung pinakaano niya. Kasi may pagano'ng kapari. Ako Rico Suave, gumagano. Ay, ang ganun. Magmagano ka, 'di ba? Oh, may gloves pa yan eh. So parang medyo comical lang konti yung dati rin na ano eh idol ko to si puro Kuya Stan eh. Puro high-end ang nire-review mo eh. High-end puro sakyan. High-end ba? Oo. Hindi ha? Pagka naka-ano ka, yung pangmasa ng sakyan, hindi niya papansin yun. Oo, yung mga kotse mo, Jojo, ang nire-review niya. Yung mga gano'n. Yung mga pangkay ko, Jojo, wala na. Yung mga hindi mo ma-segment, hindi mo ma-pronounce yung pangalan. Chrysler. Yung hindi mo alam kung tama ko ba sinabi. May iba pang... Tama ba ito? Lamborghini, Countach, yung mga gano'n. Countach na. Tama ba yan? Pero mahilig ka talaga sa sakyan. Ah, before, mahilig. Pero not to the point na talagang alam ko lahat. Parang yung syempre yung pandemic which begins yung nag-reset tayo parang may syempre nanonood rin ng YouTube ganyan tapos may nakita ako na may Camaro din from Cebuano siya tapos doon ko nakita na oy 5 things that I like on this ano sabi ko parang mas magaling pa ako sa kanya i-try ko nga sabi ko parang mas alam ko to parang the way na pinapanood ko siya, sabi ko, try ko nga sa akin. So, yun lang. Yung tinry ko. Actually, well, sa unang salta, syempre, hindi naman tayo magaling. Well, hanggang sa you continue on learning lang. Ano. So far, gano'ng karami na ang viewers? Gano'ng ano ang iyong yung YouTube? Sa subscribe na. So, hindi ba naman, Kuya Joe, gano'ng karami? Pero, when I started kasi yung channel ko na sa 1,000 lang, kasi personal lang yun. Like, ganyari, nag-travel, yun siya. Then ayun nag-grow siya kahit papaano ilan naman 193 193 marami na yun may silver play button ka na diba? May silver na tapos yung silver play ko actually bago sa akin nakarating mga ano yun 4 months 5 months pa kasi yung unang pinadala sa akin binidyohan ko tapos pagka ganun may pingas hindi may pingas? Parang yung limang piso naka-diin ganun parang dent sa kotse sinuli ko pa tapos inantay ko pa dumating yung silver after 5 months ko pa na kuha ulit so ikaw ba may balak kang ibenta yung kay Boss Toyo pagdating ng araw tingin natin kung ano mga alaga yung mga award binibenta diba? Boss Toyo wala na encounter ko na yata yan yan yung binibenta meron well anyway talaga ha ikaw, Jojo, marami kang award sa bahay. Pwede ba ibenta yun? Yung mga may value talaga, tapos may kwento. Gano'n ba? Dadalhin. Ikaw ba, marami ka ng award na nakuha? Oh, wala pa naman. I mean, till now naman, on work progress pa. But how many kids do you have? Isa pa lang. Isa? How old? 4 years old. 4 years old? Medyo late na nga. Pero okay. Lalaki ba eh? Lalaki. Lalaki. Okay. You're still together. How are you as a father? Talagang ano? Hands-on ka ba? Disiplina, importante sa akin na di ko rin ini-spoil kasi pag nanay yung ano, siyempre nag-handle lahat ng iyak pagbibigyan. Pero pagdating sa akin, like yung father ko kung paano dinisiplina yung kapatid ko na lalaki, ginaya ko lang yung ano. Tama yun, ganda yun. So,
parang isang boses ko pa lang, yung anak ko, titigil na yun. Kasi, yung authority. May good cup, bad cup. Correct, correct. Mm, may balance lang minsan. Mm. Ano. Pero pag si Misa umiyak, hinto ka na rin agad. Depende. depende. Hindi ngayon na kasi, ano kami. By the time, 2 years kami magkasama. Mm. Pero yun, naano naman kami civil naman. I mean, we're in good relation about sa ano, sa bata naman. Nasa social media ka naman, bro. Oh, yes. Kompleto, lahat. May upcoming projects ka ba? Ayun, yung Slay Zone, yung importante. Slay Zone? Slay Zone. Kasi ano yan, this February, ipapalabas, I think, on 14. Tapos, it's all about a series of killings sa isang lugar. And kami yung ano yung humahanap kung ano nangyayari kasi may ano yan eh parang may unique marking sa leeg parang may ginagamit na tool may mark talaga kumbaga may favorite na pinupuntirya yung ano yung trigger, may, may trademark yung ano may trademark yung pagmamatay yan tapos ang sa isang lugar na yon so doon magkakaroon ng mystery so mga kasama ko diyan of course sila Miss Pokwang pero si hindi ko hindi to comedy ang talaga Actually, si Pokwang naman nagka-transition to serious actor. Okay. Ang galing nga eh. Miss Pok, pero pag off-cam, doon siya nakakatawa rin, di ba? Kahit paano. Si Miss Pokwang kasama namin, si... Taga-antipolo din yan. May pinapagawa rin siya na ano eh, no? Si Miss Maui Taylor, si Miss Glyza De Castro, si Queen, Queen Mercado, Abed Green, and directed ito kay ano kay Direk Louis Ignacio. So at syempre sa social media yun Rico Suave. Sa social Rico media Suave. Sa Instagram Rico Barrera, Rico Suave. Sa YouTube Rico Suave. At syempre kung yung kakalimutan the men's room sa men's One room News, Friday proud ako na dito men's room with Kuya Joe and Idol Stan mga idol ko. Thank you very much, Rico. Thank ako na mag-promote. Pwede ba ako mag-promote din? Ayun pa, pwede. Yung aking late night show, the medyo late night show with Jojo A, RJTV yan. Wednesdays live sa Bistro RJ and then replays kami on Saturday. Same station, RJ. Okay. Carried na signal yan. Magaling ang signal eh. Yes. Supportahan natin si Jojo at si Rico. Siyempre, long conversation, the men's room, nasa YouTube, Spotify, Google Play, tuwing Biyernes, alas 9 ng gabi. Ayan. Mabuhay ka, Rico Suave. Mabuhay tayo lahat. Suave this 2024. Ayun. So, sa ngalan po ni Jano Gibbs, ito po si Jojo A. All the way. And I'm Stanley Chi. Kita-kits tayo next week. Men's Room.